ngayon, tulad nung sinabi ko sa last video, gumagawa ako ng PC build kasi yun yung gagamitin ko rin para sa pag-render ng mga music video na gagawin, sa pagre-record ko ng mga kanta, ng mga covers na gagawin. Gagawan ko ng step by step na tutorial or step by step video paano i-install yung mga parts. So susubukan kong gawing detailed yung pag bibuild ko ng PC. Kahit na matagal na akong gumawa ng PC na to, at least makapagbigay ako sa inyo ng info para sa kung paano mag-build sa mga beginner na kagaya ko. Tinawag ko to na COVID-19 PC build kasi sa hirap ng panahon ngayon, ang hirap maghanap ng parts para sa gusto mo na build. So piliin nyo na lang din yung kung ano talaga gusto nyo. So antay kayo, dapat willing kayo magantay kahit ilang buwan. Ako 3 months, almost 3 months kong inantay na mabuo yung binibuild ko na gaming PC, which is yun yung gagamitin ka rin pang render sa mga videos na gagawin ko sa mga susunod pa. So ayun, ilalagay ko na lang sa description siguro yung mga parts na ginamit ko sa pagbuild ng unit ko na to. And then soon siguro maggagawa na lang din ako ng time-lapse na video para sa buong build na hindi step by step. Kasi itong gagawin kong video na to, step by step, para na rin kung may plano kayong mag-build ng sarili niyong unit, tara, let's get it on. Ayun, kakailanganin natin syempre tools. Kailangan natin. Start na tayo. Motherboard. Natin yung mga nasa loob kasi gagamitin natin yung mga gamit. So yung wifi to, so mamaya pa ito natin gagamitin pag nalagay na siya. So yun, ilalabas natin. If possible, huwag natin ganun siguro hawakan yung sa likod. Yun din yung box, yun na rin yung gamitin natin na tuntungan ng motherboard. Mamaya ilalagay din natin to. So ayun, ilalagay yung itong CPU dito siya sa slot na to. So ayun, sa mga may plano mag-build dyan, yun, first step na gagawin nyo eh yung CPU muna yung ikakabit nyo, kasama na rin yung fan. Ito, andito yung CPU. So yung CPU, sa likod nyan may mga pins. Careful na lang po tayo na wag nating hawakan yung pins sa likod kasi siguro magkukos rin po ng damage kung hawakan nyo yung pin sa likod, baka ma-bend or something ganun. So yun, ingat lang din tayo. Meron siyang maliit na arrow na gold, ayan. So hanapin nyo yan dito kung saan banda yung may arrow. Unang gagawin nyo ito, usod nyo lang siya konti. Basta huwag nyo lang ng persa na sobra-sobra kasi ayan guys, makikita nyo, pakita ko sa inyo yung arrow. May maliit na arrow dito. Baka dun din yan yung pinaka-guide nyo sa paglagay ng CPU. Kasi sa CPU, ayun, may
Arrow din siya na maliit. Dito na di makikita sa video yan. Gold. Ito yung pinaka utak ng computer. Yun, bababa lang siya ng kusa. Hindi na kailangan mag-apply pa ng pwersa. Yun, ilalagay nyo lang yun. So, swak na siya. Tuma. Ayan, pasok na yung ano. Yung CPU. So, after nyan, ibabalik natin to. So, ingat na lang din kayo kasi, ayun. So, ayan. Naka-sealed. Okay na siya. Secured na. Yung CPU natin. Ayun, ingat lang talaga sa paglagay niyang CPU kasi pag na-bend yung sa ilalim, ayun, sayang naman yung pera na ginastos niya. Next, CPU fan na kasama na rin doon sa Ryzen 5 na 3600. So, may kasama na siyang fan. Hindi na siguro natin kailangan maglagay ng thermal paste kasi may pre-applied na yung fan na libre na kasama sa CPU. So, i-double check ko kung tama ba yung paglagay ko nung CPU kasi hindi rin ako sure kasi first time ko nga din magbuo. So, ayun, nasa manual naman lahat yan. Ayun, sana malinaw dyan sa inyo yun. Yung sa baba, yung ito may arrow na nakalagay. Ayan, ito, gold siya. Then doon sa board, meron din siyang nakalagay na arrow sa baba. So, yun na yung pinaka-guide. Tingnan natin to. So, tip ko lang din, kung mag-unscrew kayo, huwag nyong diretsyon yung isang screw na tanggalin agad. Luwagan nyo muna siguro. Then, saka nyo isa-isang luwagan lahat na. So, type 1 kasi ito na CPU fan. So, itong tinanggal natin, ikip na lang din natin to kasi baka magamit natin to pag nag-upgrade tayo or something. Kailanganin natin to later on. Kasi yung type 1 dito, kiniklip lang yun. So, yun. Ayan. Ayan, higpitan na natin. Siguro yung paghigpit natin is pa-X para pantay siya. And huwag lang natin muna masyadong higpitan. Makikita nyo naman dito sa ilalim kung medyo sagad na ba siya o hindi. So ayun guys, sinagad natin yung dito sa baba para magtama yung dulo-dulo. Dapat walang space. So kabit na natin to. Baka kasi makalimutan. So dapat ikabit nyo na. So ayan. The next, yung RAM. Doon sa instruction, either 1 or 3 or 2 or 4. Siguro ang gagamitin natin ngayon is yung 2 and 4. Ayan. Hindi pa natin nabubuksan to. Yung box lang nabuksan. Pinag-unboxing na tayo. Oh, may sticker na kasama. Ayos. So, ayan. Yun, pagka naglagay nito guys, eto lang. Yun, makikita nyo yung itong may ano naman siya. So, kung paglagay nyo hindi sakto, so mali. So, ayun, ayusin nyo. Ayun, ilagay nyo. Tapos,
Tapos apply konting force para mag-lock itong sa gilid. Ayan. Ayan. Install na natin yung RAM natin. Ayun. So yan, make sure lang na nag-lock siya dito. So yung next na i-install natin yung ating storage. Yung kinuha po natin is yung SSD na itong Samsung SSD na M.2. So actually sa board, meron tatlong slot ng M.2. Yung isa andito naka-cover, yung isa ito, kasi yung isa ito para sa wifi tong isa, kasi yung board na to may wifi siya. Sa manual, nakita ko dito na siguro sa M1 na lang tayo mag-install. So naghanap ako kanina nung screw dito kasi wala akong makita sa board na naka-install, kasi sa mga napapanood ko may nakalagay na screw dito, tinatanggal nila tapos binabalik. So ayun, kasama sa board itong may standoff kasi na para sa case, then may isang maliit kasama. So tatlo. So kuha lang siguro kayong isa para dito sa ano nyo, para sa storage natin. So open natin ito. Madali lang naman siyang i-install kasi may slot naman siya dito. So ito, I think ito kasi dito natin yung screw ilalagay para paghigpit. So ayun. Yun, ang kunin lang natin dito is yung standoff lang. Then imamount na natin yung motherboard. Ito yung mga screw sham. Highlight ko lang pala, isang kagandahan dito sa board na to, pre-mounted na yung IO shield niya o yung input-output na shield. So hindi na tayo maglalagay doon sa case. So ayan na, meron nang nakalagay. So ang gagawin na lang natin is isasalpak na lang siya dito. So yun guys, tapos na nating i-mount yung buong motherboard sa case natin. So hinigpitan na natin lahat ng screws. Yung tamang higpit lang, hindi naman gaanong kailangan lakasan. Hindi naman kailangan higpitan yun ng sobra. So ang next na ikakabit natin is yung wifi na motherboard natin, kasi itong motherboard natin meron siyang kasamang wifi. Yun yung isa rin sa nagustuhan ko sa board na to, yung IO shield, tapos ito yung wifi. So M.2 siya ilalagay.
Yan. So, yun. Screw na natin. Salin niyo yung back. Diba? Sundin ko yung mga cables sa likod. Ang gagawin natin dito, itong mga ganito, i-keep nyo lang kasi magagamit natin yan kasi reusable yan. So, pwede natin gamitin mamaya sa pag-manage ng mga cables. So, yun. Paghihiwalayin natin yung mga cables. Unahin natin to. Ayan, lagay na natin dito, suksok natin dito. Kung nakikita nyo, may butas kasi dito sa ibabaw ng power supply. So dito nyo susuksok yan lahat. So ganyan na lang muna para mamaya na lang natin ano yung pagkabaliktad, pag binaliktad na natin. So, so yun, kakabit natin ngayon yung mga switch na nasa front panel ng case natin. Yung case pala na to, kung sa mga gusto na masink yung ilaw ng fans, itong case na to, yung Raider na Trensonic, kung wala siyang feature na ganun kasi yung fan niya, power supply lang ang meron na wire. Wala yung para sa ikakabit dito sa motherboard para, kumbaga yun yung magpo-point na mag-change siya ng color. So tingin ko RGB lang talaga yung display ng fans niya. Yun, heads up lang sa mga bibili ng case na to. So yun, next na ikakabit natin yung USB. Yun, inayos ko na to sa kabila. So madali lang naman siya guys kasi makikita nyo dito, titingnan nyo lang din doon at to double check na rin, pwede nyo tingnan dito sa manual. So yun, basta make sure lang, tingin na lang din kayo sa manual. So yun, itong ikakabit ko is yung USB 3.0 na cable para sa front panel. Yun, sapak lang natin dito. Yun. Mamaya na natin siguro ano yung mga wire pag manage dun sa likod para malinis siyang tingnan. So next na, lagay natin yung audio front panel audio connector. So 10-1 na pin. So yun, dito sa ilalim ng case natin, ayan, may butas kasi dalawa. So dito natin ilulusot yung dito natin ipapasok, dito natin ipapasok yung audio natin. So ayun, hanapin lang natin yung audio na ayun. Basa ba? Hindi. Ayan, HD audio. So usok lang natin dito. Ayan. So dito siya sa dulo na to, yung audio, para sa audio panel sa harap ng board. So yan, madali lang naman siya ikabit. Tusok nyo lang. Yan. Yan, okay na siya. Next, yung USB. Tusok nyo dito. Tapos nyo, tingnan natin yung butas kung tama ba. So yan. Kakabit na natin ngayon yung mga switch. Unahin natin yung sa pinakagilid. Tapos sunod na ilalim natin is yung HDD LED para tayong hirapan. Kasi maiksi lang yun. Meron siyang positive tsaka negative din. Tingnan nyo na lang din sa manual. So pababa, sa baba lang lahat yung sulat, yun yung napansin ko dito. Nasa baba.
baba. So next natin is set switch. Yung reset switch. Next natin dito. Sunod nung HDD LED. Yan. Siguro ibaba nyo. Nasa baba na lang din yung sulat. May nakalagay sa manual na ground yung isa. Pero tingin ko baliktara naman to. Pero para ano din. Sunod sa magkinabit nyo yun. Nasa baba yung sulat. Para mas maayos. Then itong magkahiwalay na yung next nyo is itong magkahiwalay na ano na power LED. So meron siyang positive saka negative sa manual, so sundan nyo na lang yung manual. So next itong P power LED na positive dito sa basta yun, sundan lang kayo sa manual kasi andyan lahat naman eh. Next is power LED na negative. Unahin nyo yung sa baba kasi mahirap i-kabit pag yung ibabaw ang ina na. Mahirap isip-sip ko dito. Okay, yun. So yun, LED switch. Ito na yung I think P-LED lang din siguro ito. So yun, may positive saka negative. Sundan nyo na lang din. Last is yung power switch. I-downward nyo na lang din yung sulat para pare-parehas. Okay. Next na ikakabit natin is yung power supply. Ayan. So yung nabili kong PSU is non-modular. Yung kumbaga yung wires niya is hindi natatanggal-tanggal. Maganda yung modular kasi pwedeng yung hindi mo gagamitin ng mga wire hindi mo ikakabit. Ayan. So ito na yun. Yung fan sa ilalim talaga, may butas din naman dito sa ilalim para doon yung hingahan ng fan. Dito sa likod, makikita nyo naman yung mga ano, itugma nyo lang, then screw nyo. Ayan, makikita nyo naman kung, ayan. So yun, dito sa ilalim may ayan. Diyan lalabas yung hangin na ibubuga ng fan. So yan. Screw na natin. So sana guys makatulong itong video ko na ginawa para sa mga mabalak magbuo ng sarili nilang gaming PC. Bit ko na yung power supply and then naghiwalay ko na yung mga kailanganin natin na supply. Kakabit na natin yung 24 pin na power supply dito sa motherboard. So ayun, swap naman siya. Saka may lock naman dyan, so kabit na natin, mamaya na natin i-manage yung keyboard. So ito guys, meron tayong 8 pin dito para to sa
GPU natin later on. Supply natin para sa GPU. So, abangan natin siya dito. Ayan. So, labas natin. So, tapos etong sa supply din sa para sa CPU. Ikakabit na rin natin. Medyo mahirap to kasi yun lang guys, iayos nyo lang din yung mga cable para malinis tignan, and then para hindi siya makakaabala sa mga parts kasi nakaka isa rin yan sa nakaka yung mga cable pag hindi nyo na ayos ng pagka manage, isa rin yan na makakabara dun sa airflow, yung mga ganun. So dapat malinis yung pagka-setup nyo. So ayan, malinis na tignan. So sa likod na tayo. Siguraduhin nyo rin na malinis yung mga cable sa likod ng case para at least hindi siya makakabara sa mga kailangan na airflow ng case natin kasi may tendency din na makakaharang siya sa airflow. So yun, maraming tulong din na malinis yung cable natin sa likod. So magtatanggal muna tayo ng dalawang slot dito sa case natin kasi bibigyan natin ng space yung GPU natin kasi yung GPU natin kailangan ng dalawang slot sa likod. So yun, ito na yung GPU natin na ikakabit natin dito sa first slot ng PCIe. Yan, tanggalin nyo lang din yung sa likod kasi may cover na nilagay. So yun, idiin nyo lang, magkiklik din naman sya doon naman laman na okay na sya. Huwag nyong kalimutan tanggalin yung mga plastic. And screw naman natin sa likod para ma-intact na yung GPU natin para safe na siya kahit balik-balik pa rin natin yung case natin. Ayan, ilalagay natin yung power, yung PCIe na power supply. Then ayusin na lang din natin yung cable, lagyan natin cable tie para malinis tignan. Ayun, okay na lahat. So tara, ready na tayo para i-test yung unit natin. Yehe sa yehe! Okay. Thank you, Anna. Careful! Thank you, Anna. I-close na natin. Close na rin yun ni tatay na. Okay. Approve ba? May see your approve ba? Approve sabi. Approve ba? Approve sa hand. Sige, ikataw na na. Kasi po mas approve gani, may see your hand. Itawad, itawad. Itawad na na na. Sige, anak. Anak, papa. Anak. Yes. Anak, anak. Sige. Okay, very good. Bi, approve, Messi, approve. Kina, okay na. Oh, very good. Approve, tatay. Anak, pwede approve mo doon. Messi? Okay, approve. Ready na nun. Wait, anak. Wow, thank you, Roy. Ako na nga nang ulit. Gusto mo nang gusto. Dora lang, parang si Dora. Si Dora-Dora. Ganyan siya mag-explore.
floor. Gusto niya yung mga likit, likot, likutin. What is your name? Bibi, Ate, Ate, Bibi, Ate, yun! Ayan. So, mamot! Didin-didin, didin-didin. Natapos ko na rin yung unit na binibuild ko, na ginawan ko ng tutorial para sa inyo. Kasama si Bibi, Ate, Bibi, Ate, Maros. Say hi, Bibi. Hey, hi, anak. Hi. Look at tatay na. Hi. So, start na nato na. Start na natin na. Huh? Wow, wow, wow. This is it. Pansit. Yon na nato na. Yay. Wow. Thank you, Lord, sa unit na yun. Ito po yung first build na ginawa ko na ginawan ko rin ng tutorial sa mga video. So, ito yung ending. So, first boot. Next video, gagawa ako ng tutorial kung paano mag-install ng OS nito. So, ito na, start na natin. Iwan na natin, first boot. Okay, si Bibi. Wait, 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 wait. So, okay. Bibi. Kaya ni Bibi. On. 1, 2, 3. Yay! 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 Clap of hands. Clap of hands. Well, thank you, Lord. Well, lights, 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 lights. Lights everywhere. Lights anywhere. Tignan natin dito. So yun, ayusin na lang natin yan mamaya. Sana may natutunan kayo sa ginawa kong video. Naghirapan kong gawin yan. Talagang detailed para sa inyo, para sa ating mga beginners na nag-uumpisa pang mag-build ng computer. So, eto sa last part yun, tinulungan ako ng baby ko kasi hindi ko nalaw kaya. Actually, nagkaroon kami ng trouble sa pag-on ng PC unit. So, ayun, yung CPU fan header lang pala yung dahilan kung bakit ayaw mag-on nung unit. So, baka may maka-encounter sa inyo. Yun, try nyo tanggalin muna yung fan header papunta sa motherboard. So, ayun. Sa mga may tanong, comment down lang sa baba dito. And then, chug. Eto, subscribe kayo dito. Click nyo to. Click. Sa chug. Disco. Click nyo to, ha? Then, subscribe. Thank you. Mas gagawa pa ako ng maraming video na tutorial para sa inyo. Comment lang kayo kung ano pag tutorial ninyo. So, yun. Maraming salamat sa mga nanood. Sana may natutunan kayo. Thank you. Stay bye-bye. Thank you. Bye-bye. God bless. Thank you so much sa panonood.